magandang hapon po sa ating mga coffee lover. Ngayong araw na to, nais kong i-share sa inyo ang aking alagang albino full white coffee na kung saan nandiyan po nakalagay sa malaking styro ng refrigerator. At ngayong araw na to, kami po ay maglilinis. Kasama ko ang aking partner, si Paring Santong. Pare, kumusta? Okay ka ba? Simulan na natin, pare, yung ating improvised vacuum. Sige, gusto ipakita mo nga sa kanila paano kung okay, vacuum. Paano ikot tae. Okay, sip-sip daw. Sip-sip tae ng copy. Okay? Ayan. Huwag mo lunukin, pare, ha? Lumabas na ba? Ayan. Ganun lang kasimple kami mag-vacuum. Hindi kami gumagamit ng ano? Hindi kami gumagamit ng kuryente. Di ba, pare? Napakasimple lang. Okay? Ayan, gwapong-gwapo. Sige, pare. Ikalat mo na yung ano? Paano mo ba i-vacuum yung ano? Mga burak? Ayan. Yan yan ang mga ano, mga tira-tirang pagkain ng alaga nating mga alaga nating isda. Yan po, kung pabayaan po natin yan, ang kapish lover ay nakakalason po yan. Yan po ay magsasanhi ng pagkasakit ng ating mga alagang isda. So kailangan natin na vacuumin. Kailangan alisin natin sa loob ng 3 araw. Kailangan po natin na tanggalin. Ayan. Kailan matanggal po yung mga panis na pagkain, ha, kapish lover? Ayan po, napakasimple lang. Walang kuro-kurente. Okay, ayan o, madumi. So, sa una nating ginawa, unang rangkada, ito po siya kadumi. Ito yung ginawa naman ni partner Remark. Ayan o. Kung ting papakita ko sa inyo kung gaano kadumi, kapish lover. Ayan. Yan po yung papatay sa alaga natin. So nakakalungkot kapag nangyari po yan. Sayang po. Sayang yung ating mga binili. Pinagastusan natin. So dito kailan sipag at syaga. Para higit na pangalagaan yung ating alagang isda. Okay, ganyan kasipag si Santong na aking partner. Okay, gwapong-gwapo siya ngayon, lalo na kung umiti. Tumalikod. Okay, ayan na po. Ito. Okay, Mark, pakainin mo nga, Mark. Okay, Mark, partner, pakainin mo yung ano? Okay, Pakainin mo na. Ta. Ayan, gumamit din tayo ng ano? Gumamit din tayo ng ito yung sinasabi ko, plato. Naglagay po tayo ng plato para masana ipurin sila, diyan sila kumakain. Yan, ilalagyan natin 'yan. Pero nandahil sa nabulabog sila sa paglilinis natin, medyo ayan, nagtatago. Yan po. Okay. Yan yun po yung pakita yun. Tingnan nyo mga kapish lover, itong ano, yan ang mga fry. Mayigit 2 buwan na kasi natin yung inaalagaan yan. Mayigit 2 buwan na. Tapos unang panganak, hanggang pangalawa. Wala po tayo na harvest, kapish lover. Dahil po sa kinakain pa nila itong kanilang mga babies. So na pag-alaman po natin sa magitan ng papanood ng YouTube, dito po natin na pag-alaman na kailangan pala ng ganito. Ito nakikita nyo, fish lover. Yan po namin na kina-quarantine yung inahin o mami. Ito pa, ginawa ko na rin ng 2 para after manganak,
ililipat agad doon sa isang pagka-quarantinan para naman na hindi malustay agad ang mami. Ayan mga kapislaban, marami na rin yung fry kasi naglagay na nga tayo ng ganitong sistema para hindi na nila makain yung kanilang mga anak. Ayan, ang dami na rin. Okay. So, ito yung mga mami. Angat ko kapislaban, makikita nyo. Kasi nakakulong yan sila. Worth 1,000 pesos po yan na binili po natin. Siya ka pinapadami natin. Okay. Kaya gumamit po tayo ng mas malaki na tub. Okay, sana dumami to at higit pa natin mapangalagaan ng maayos. Ayan, patuloy pa rin si Santong naglilinis ng aking partner. Okay, kumusta ka naman dyan, Tong? Ay, love. Hindi ka ba napagod pa? Kinagataw ng isda mo. Damn! Kinagat ng isda mo. Ikaw nangangagat. Ayan, ganyan si Santong mo, biro. Kahit mas malaki sa isda siya ang kinagat. Okay, Kapish Lover, maraming salamat po sa pagtsatsaga na panoorin ang aming YouTube channel. Sana po nag-enjoy po kayo. Abangan po ninyo yung sunod naming update nito. Yung aking alagang Paul White Guppy. Sana po huwag niyong kalimutan like, share, and subscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat po and God bless po.